So okay guys, and dito at nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong Night Crows video. So okay mga boss, sa video na to, pag-uusapan natin kung worth it nga bang i-crap yung beginner tawag dito, yung tier 1, yung pinakaunang rare bow ng, o kaya any rare mga boss na equipment. So ano nga bang sinasabi ko mga boss? So para ito sa mga newbie no mga boss, no? Ito yung pinaka-advice ko para sa mga newbie. So, okay. So, kakaumpisan nyo lang mag-Night Crows. Tapos, wala kayong idea ni isa kung ano yung gagawin. So, wala ka talagang idea, no? Mga boss, so, nagbase ka lang kung paano gagamitin yung isang bagay. O kaya naman, paano gagawa ng isang bagay sa kakalaro mo lang na game. So, if that so happens guys na umabot tayo sa bandang party na nakakuha kayo ng libreng ganito no, Ancient Papyrus. So guys, ang may advice ko is ganito no. Ito na tayo. So sa crafting, yung pinaka starting mo guys is ito no. Yan. By rare item, diba, rare gears. So para sa inyo to mga boss. So worth it bang buuhin ito? So, yan ha guys. So, dito natin ikukumpara kunwari yan. So, eto, no. Kailangan niya ng more yun. So, by the time na gagawa ka naman na siguro ng mga rare equipments mo, alam mo na yung dungeon kung saan kukunin yan, di ba? Yung more yun na yan. So, nandito siya. Sa Land of Prosperity. So, eto. So, magsasayang ka dyan ng oras na magdadasal na kahit paano makakarami ka yan. Or possibly, ang tawag dito, makakuha ka kahit at least kalahati lang nung pangkrap na kailangan. So, magkano nga ba ito mga boss? So, as you can see dito boss, 28 siya isa. Okay. So, ayan. 28 yung pinaka ano niya. More than 28 diamonds. Kung isusuma total mo yan mga boss, kaya bilang ako, no? Kunwari, madaming 28.33. So, multiply natin yan sa 10. Since 10 yung kailangan. So, makakailangan ka ng 283. Na more yun, mga boss. So, ang in-next na natin is, siyempre, tiga lang ha, mga boss. Balik tayo. So, yung tinuro kaninang item, which is yung papyrus. Ito ha, mga boss, to. So, magkano yun? Isa, kailangan mo na naman ng 10. So, 13 siya isa. Multiply ko yun sa ano ha, guys. 10. So, 130 naman siya mga boss. So, i-add natin siya sa kung magkano yung more yun kanina. So, plus pa natin yan sa 130. So, okay guys. Ito yung kakailanganin mo, 413. Para lang makagawa nung Night Crow's Bone na yun. Currently, sa game na to. Which is mas malaki yung gastos nung maaga-aga pa yung server no mga boss. So etong pinaka-advice ko guys. Silipin niyo sa market kung magkano yung kinakrap yung equipment. And na mga boss, let's go. Tara sa bow. So magkano siya dito? And guys, 90 lang siya, isa yung pinaka-minimum niya. So, yung versus na ito, ito na nga ba yung display ko? So, yung versus na price nito na kailangan mo, guys. Ano, bibi? Ano, bubukuhin mo pa siya? Ba siya mga boss? Or bibili ka na lang? Ito yung ultimate tip ko sa mga may balak maglaro ng Night Crows. Late in this game, guys. Kasi, mostly, mga boss, yung mga kuya namin is mga nasa level 60 plus na sila. Samantalang kami nag-ahabol. It's either mga nasa 54 kami o kaya 55. Yung posibleng pinakamababa ang level sa amin. So, i-apply nyo ito as a knowledge, mga boss, kung balak nyo maglaro ng Night Crows. No? So, tignan pa natin yung iba, lalo na yung mga equipment. Diba? So, ma-assure ko sa inyo, mga boss, parang same din yan.
Teka, pakita ko sa inyo. Almost same lang yung ano nyan, guys. Presyo. So, eto. Eto, mga boss. So, gagastos ka ng ilan bang kailangan. So, sa ulo yan, diba? Limang equipment, mga boss. Pero etong ibang to kasi, guys. Tier 2 na itong mga to. Ay, hindi pa pala tier 2 yung mga yan. Same lang na gastos, mga boss. Same lang yan. So, teka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ngayon mga boss, mamultiply natin to sa ano? Sa 6. Magagastos ka ng 2, 4, 79. Diba? Sa 6 na equipment na yan. Same yan, guys, sa ano? Sa weapon. So, mag-add tayo ng... Teka lang. Kano na yun? Plus 413 ulit. So, isa pa. Ito na mga boss yung kabuuan dun sa ano. Equipment na yun. Kasi yung sabi ko. Samantalang versus kapag bibilin mo siya, guys. So, ang may papayo ko mga boss is, gawin nyo na lang. Pag makalot kayo ng Morion, marami-rami, o kaya naman Ancient Papyrus, gawin nyo na lang spend ang yung mga boss. If minamadali nyo yung equipment. So, sabihin na natin makalima kayo nito. Diba? Eno, teka lang. 28.33 times 5. So, 141 na kaagad yan. Versus yung ikrakrap mo siya. So, rather ganun ang gawin mo. Etong mga boss, oh, ang mura pa. Grabe. So, mga boss, oh, mura. Kung sakali mang 200 kayo, di ba? No, mura hayop, grabe. Nag-general na lang pala dapat ako, mga boss. Di ba? Versus yung bow. Taragya, yan, no, 90. So, meron pa kasi mga boss, ibang uri ng bow. So, etong mga to talaga, pagkakagastusan nyo siya. Lalo na to, itong nerbad. O kaya, any equipment, mga boss, na class. So, papakita ko sa inyo yun. So, kung meron man kayo nitong libre, no, yung ano, yung nakabound, ang may advice ko is, mga boss, itabi nyo siya, tapos same din yan kung gusto nyo magdiretso ng tier 2. Kasi eto, mga boss, nasa under ano siya, specialized crafting. So eto, guys, ayan. So may papayo ko dun sa hawak ninyong papyrus na nakabound is, i-craft nyo siya nito, guys, arcane scroll. Ayan, o. Oh. Ayan. Kasama din nung Morion. Pero, ang may advice ko guys is, ulit, i-craft nyo na lang, bilihin nyo na lang din. Kasi, kwentahin natin kung ano, kung magkano yung magagastos nyo dito, mga boss. So, kailangan nyo ng 30 ng Morion. O, ayan, 849. Sabihin natin, ano, pinakamura 12, di ba? Hindi, mali. 12 times 10. So, 120 yan. Ano yung panina? Ayan, kaya lang ha. Plus, 120. So, 900. So, almost 1K na. Yung dalawa, yung isa guys. Ah, wait. No. So, almost 1K na yan. Diba? Isang set pa lang ito guys ng ano, times 10 na arcane scroll. So, ang susunod mga boss is, yung, asa na nga ba dito yun? Lang. Ito. So, kung ganun ulit gagawin nyo guys is, another set nito times 2. So itong kailangan mo mga boss, e-X na natin tong dalawang arcane scroll na to. So ito namang smooth leather guys, pwede nyo siyang mabili ng parang libre, pero kailangan nyong i-farm yung the insignia, tawag doon, distinction insignia sa battle front, which is ito guys, papakita ko sa inyo sa map. (Clears throat)
Ah, wait, eto pala, ayan. Yun mga boss. So, mahanap nyo siya sa Abilus. Baya, yung NPC mga boss na, ano, to. Battlefront Pilot. Ayan. Diyan kayo mag-TP. So, yung NPC naman guys is, ang pangalan niya is Bit. So, may everyday, yung maximum mo na mabibili is mga 10. So, ikaw yung tipo din na nagmamadali. So, kailangan mo rin i-craft. Or if marami ang diamonds, pwede mo rin bilihin. Pero ang problema nga guys, di ba beginner tayo? Di ba? So, ang problema natin is bibilihin talaga natin to kunwari. So, ayan guys. So, itabi natin yung 1939 na yan, ha? So, multiply mo yun sa ano? 1.67 times 80. So, 130. So, magkano yung... Ito mga boss, magkano to isa? So, 2 siya. Karabi, mas mahal pala to, oh. 2.5 times 80 pieces. Paldo ka agad to, oh. So, tinga lang. Si plus naman natin siya dito. Plus 200. O, ayan! So, asan na yung... Teka lang. Asan na? 1939. So, plus na natin yan. 1939. Okay, guys. Ito yung total na gastos mo para dito. Teka lang. Ito, mga boss. Ito. Ikis natin tong to. Yan. Mali. Ikis natin tong smooth leather, natural fur, tapos itong arcane scroll of escalation, pati itong arcane scroll of prosperity. So, sabihin na nating may natabi ka ng 750k na gold. So, yung problema na naman is itong metal fragment. So, guys, huwag kayo mag-alala. Mura lang ang metal fragment at madali lang siyang i-farm. So, ang gawin mo lang is mag-AFK ka lang na with enough inventory slots. No? Make sure mo lang na naka-include yung pag-loot ng common. So, lahat. Gawin mo. Include mo lahat yun. So, if meron kang diamonds naman, guys, yung alternate way is bilhin mo ulit. No? Bilhin mo naman. So, ayun o, mura. So, kailangan mo ng 450. So, ilan nga ba to? So, 400 plus lang yan. Kulang yan. Sabihin na nating 50, diba? Tinapyas-tapyas sa ano to, oh. So, sabihin na natin to. 221. Tapos, wala mahanap. Sabihin na lang natin, mga boss, kailangan mo pa ng plus 30 diamonds. So, magdagdag ka naman ngayon dyan na, ano, 30. So, yan guys, ang suma total ng lahat ng ito. So, ikumpara naman natin siya, mga boss, kung bibiliin mo, yung Nerbad Bow. Okay guys, eto na. Nakita nyo naman yun, di ba, kanina mga boss? Ayan, no? 1,110 lang siya versus yung bibiliin mo. So, ito yung pinaka-golden tip ko sa inyo mga boss. So, if once na ma-access nyo na yung market, which is by that time, level 35 ka na, silipin mo kaagad mga boss yung ano. Anong tawag dun? Yung exchange, no? Exchange market ng Nightcrows. So, bago ka mag-crap, tignan mo muna kung magkano yung presyo nung item na required para dun sa paggawa nung equipment. Kagaya sabi ko, diba? Morion at saka yung Ancient Papyrus. Diba? So, na-compare natin siya mga boss kanina naman sa ano, diba? Sa yung pinakauna, which is yung yung earliest na kaya mong ma-access, which is yung 400 plus versus yung, di ba? O boss, to pakita ko. Pakita natin ulit. Yan ang weapon. Saan na yung bow? Yan na guys, Nightcrow's bow. 90 versus, magkano siya? 400 plus. Next naman yung tier 2. So, Nerbad bow, 1,100 versus 2,300. Diba? Versus nito. So, alam kong paulit-ulit itong sinasabi ko ng mga boss. So, bago kayo, bago nyo pag-isipan na kunwari mag-craft ng ganito through
So dito, minadali nyo, no, kumaskas kayo, no, agad, magtanong muna kayo mga boss. Or, busisiin nyo muna. Or, tignan nyo muna kung saan kayo makakamura at kung paano mapapabilis nyo na makukuha yung equipment. Diba? So, eto mga boss, si Ensus, at sana maging very helpful ito sa inyo ng mga magbabalak, no, na for the first time maglalaro ng Nightcross. At take care, stay safe, and peace out mga boss. Bye-bye.